Sa ospital, sumalubong ng bagong taon ang ilang taga Ilocos. Pero hindi dahil naputukan sila, kundi dahil na biktima sila ng gulo na kagagawan daw ng mga nakainom. Makibalita tayo kay Mark Masudog ng GMA Ilocos. Sunod-sunod ang mga itinakbong biktima ng krimen sa Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Lawag City noong bisperas ng bagong taon. Isa sa kanila si Michael Barbaquino na nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Ayon sa kanya, pinagbabato siya ng bote ng alak ng mga lalaki na kita niyang nag-aaway sa isang tabi ng kalsada. Nadamay daw si Michael ang tangkain niyang mawat sa gulo. Pat na lalaking nabartak dan. Halos syakbot ti kalakaya. Syakbot la ti makaikwang mga nahawakan niya. Dakit. Karyaren da kan. Nagtamo naman ng sugat sa ulo ang 50 anyos si Grimas Rebuka. Kwento ng kanyang kaanak, pinalo sila Grimas ng bote ng soft drinks ng kanyang nakainom na apo. Nagre-re-read da. Tas adan sa dide na pinaawatan. Ang magsasaka namang si Pascual Andres, aksidente na taga ang sariling kamay. Kabilang sila sa mga pasyente sa ospital na sinalubong ang bagong taon. Base sa inisyal na report ng mga otoridad, mas marami pang biktima ng krimen ang sinugod sa ospital sa pagsalubong ng bagong taon kaysa sa mga namputukan sa Ilocos Norte. Karaniwang mga nakainom ng alak ang mga may kagagawan sa mga naitalang krimen. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.